Yan, mga kahabi, ako'y nakabili ng SJ10X. Unbox lang natin ito ngayon. Titingnan natin kung ano ang laman. So, nabili ko ito sa Shopee. In-order ko siya from Caloocan. Isang pang apat doon sa buyer nito, doon sa kanyang link. Ayun, sabi niya bagong packaging to. Titingnan natin kung ano yung laman. Yan. So ang laman, meron siyang camera, yung siyempre yung camera, yung waterproof case, ito yung bago, yung waterproof case, dati wala daw yan. Yung frame mount, base mount, 2x na adhesive, 3M adhesive sticker, curved and flat mount, USB cable, and one screw. So tingnan natin ngayon kung ito nga ang laman nitong SJ cam natin. Eh, medyo mabigat siya. Yun. Yung SJ cam camera. SJ cam. Yung camera niya. And siyempre, may manual. Hindi pwedeng mawalang manual. Nga pala ito, kung bibili kayo, wala itong kasamang desktop charger. Kaya ang ginawa ko, nag-order na ako ng desktop charger. Actually, nandiyan na. Ito yung... Ano to? Ito wala. Ito dito. Ito. Base mount. Ito yung base mount. At saka yung screw. Magkasama. Base mount and screw. Ito yung cover doon ng cover ng lens. Galing ah. Siyempre, may cleaning cloth. Hindi mawawala yan. Data cable. Type C data cable. Ito yung frame mount. Ito siguro mas magagamit natin to kaysa dito sa waterproof case, pero maganda na may waterproof case. And dalawang nakadikit na yung adhesive tape. Ito yung dalawang adhesive tape. Ito na rin yung dalawang tawag dito. Curve and flat. Ito yung curve. Ito yung flat. Okay. Kompleto. Ang laman. May bili ka kasi. Yan. Titingnan natin tong camera. Kasi dapat may kasama na tong battery. Ito mismo yung camera, solid. Solid siya. Yung nga lang, as per review, medyo hindi daw maganda ang ano nito, tawag dito, external microphone, wind noise daw, pero masusubukan natin yan. So ito yung sa battery. Yun, may battery ng kasama. Yan, ito yung paano bumukas.
Yun, binababa pala. Pipindutin mo, tsaka ibababa. Ito yung lagayan ng SD card at tsaka charging at tsaka dito mo i-charge. Pwede mo i-charge through dito kasi wala siyang kasamang charger. Pwede mo siyang i-charge direkta dito at tsaka ito rin yung lagayan ng external mic. Tapos ito yung binili kong charger at saka bumili na rin ako ng dalawang extra battery pag ako yung bumibiyahe at nagba-vlog. Ito na din yung binili kong external mic. Ang gagawin ko dito ay susubukan natin kung totoo nga bang ma-wind noise itong ating SJ10. Kabagay, sabi naman nila lahat ng SJ cam wind noise ang problema eh. Kasi yung aking naunang SJ 4000 hindi ko naman nagamitan ng mic yon, pero okay naman ang kanyang picture and kanyang videos. At ito naman ang external mic. Sabihin yung SJ8, SJ9, SJ10 series, iisa lang ang kanilang mic. Retetestingin ko to, tapos titingnan ko kung talagang ma-wind noise itong external mic natin ng SJ Cam, at i-upload ko na lang doon sa huli nitong video nitong ating unboxing nitong SJ Cam SJ10X. Ito, ihabol natin kung paano ikakabit yung external mic. Patayin muna natin, then tanggalin natin to ulit, baba natin. Kasi hindi mo magagamit ang external mic pag ito ang gamit mo, itong waterproof case. So para magamit mo yung external mic, ito ang gagamitin nating casing. So kailangan mo nating tanggalin to kasi pag pinasok mo to sa loob, dito pala yan, dito, ganito ang magiging itsura. Pag pinasok natin sa loob at hindi natin tatanggalin to, eh hindi natin magagamit yung external mic. So, kailangan natin siyang tanggalin. Para tanggalin mo siya, ihigitin mo lang siya sa gilid. Medyo mahirap lang. Yan, okay, tanggal na. Tapos, yan. Pag inilagay natin siya dito sa ating medyo mahirap, mabigat. Yeah. Up. Okay. Tapos yan pala. Ito na, kita mo na agad dito yung butas. Buksan natin ngayon itong external mic. Demo lang natin, pero yun nga, sabi ko kanina, papakita ko ron sa huling video kung maganda ba ang magiging resulta nitong external mic na to. Ayan, okay? Ayan na. Pakita ko na lang yung video sa susunod, sa huli nitong record natin na to.